Okay, good morning po. Now I would like to present to you. I think nagawa ko na po ito ng mga shorts ilang ulit, no? Kasi itong album pong ito is one of the best-selling and most popular albums of 1988. Ibig sabihin all over, mapa-CD man yan, mapa-cassette tape o plaka, talagang marami pong bumili ng album na ito ni Ginoong Rick Astley. Okay? So ayan po ang ano, kanya pong mga awitin atin pong tignan. Never Gonna Give You Up, ito ang kanyang first single, Whenever You Need Somebody, na naging yan title ng kanyang album. Together Forever, yan po ang pinaka-popular na awitin niya. It Would Take a Strong Strong Man, The Love Has Gone, Don't Say Goodbye. Maganda po yan. Actually, hindi lang po masyadong sumikat yung song niya, pero gusto ko po yan kesa sa ibang kanta niya. Sleeping Away, No More Looking for Love, You Move Me When I Fall in Love. Yung Don't Say Goodbye, paki-check po yan sa YouTube. Ang gandang awitin, grabe. Ito po ang inuulit-ulit ko rito eh. So yan. At ito po, ito naman pong CD ito ay galing po sa Amerika, made in USA, no? RCA, okay? Ito po ang title ng album, Whenever You Need Somebody, Rick Astley. Okay. Nasabi ko po sa inyo, along with Tiffany, Debbie Gibson, Bananarama, Whitney Houston, ito pong album na ito ay isa sa pinakasikat na album noong taong 1988. Ito po ay nilabas noong 1987 at nakipag-rak-rakan, no? Ibig sabihin sa ere ng kasikatan noong 1988. Kaya noong 1988, sabi ng ibang marunong sa music, isa sa pinakamagandang songs ng music, Bananarama, Debbie Gibson, Whitney Houston, Rick Astley, tsaka si Tiffany. Sila po ang talaga po ng mga nasa ere, no, ng kasikatan during that time. Talagang sunod-sunod ang mga hits po nila noong 1988. So tingnan naman po natin ang itong ano niya. Okay. Whenever You Need Somebody, Rick Astley. Sobrang sikat po ng album na ito. At ito po ay kahit sa ang bansa during noong 1988, sabi nila ay makakakita ka sa lahat ng record stores. Nakabungad, no? Yan po yung mga songs na banggit na po natin kanina. So yan po si Rick Astley nung lumabas to, 22 anyos lang siya. He was 21 years old, bata pa. Mahahalata dun sa ano, dahil luma na pati yung papel. Ibig sabihin 1988, akala eh 1987, lumang luma na nga. Okay. Hindi naman siya yung ano yung, teka lang po ah. Ayan. Ayan po, no? Talagang maganda ang bumibili ng physical media kasi like CD and plaka, kasi meron kayong sasabihin na lyrics pag play ninyo. Yan ang uso noong 1988 at 1987. Yan. Ito yung mga things niya, yung pasalamat siya kasi yung mga pinagkakautangan niya ng loob na ginawa ang plakang ito o album na ito. Sorry. Ito yung back cover, no? Under PWL pala. Teka lang po. Ayan. RCA yung ano. PWL and RCA nag-combine para i-release ang plaka ni Rick Astley. Uy, BMG pa kasali. Printed in USA. Dalawa po ang naging number one sa plakang ito, sa album na ito, sa CD ito. Ito ay ang Never Gonna Give You Up at Together Forever. Yan po yung likod ng album. So, yan. So, again, marami pong salamat sa inyong pagsama sa umagang ito para po atin po namang i-review ang
Whenever You Need Somebody, isang sikat na album noong 1988 ni Rick Astley, no? So, mangungulit uli ako, please subscribe naman po kayo sa ating channel. Dito, mag-i-enjoy kayo. Marami kayong madi-discover sa music, sa mga tungkol sa mga multo, sa aswang. Marami rin dito yung mga kwento tungkol sa mga kung ano-ano pa, tsaka yung mga lumang mga lugar tinatalakay natin dito. Basta ito po ay iba-iba po, no? At higit sa lahat, meron tayo ditong sharing ng gospel ni Jesus, no? Iba-iba po dito. Dito po talaga everything goes tungkol sa mga aso, mga shorts, yung mga shorts na mga videos, marami po dito. Natiyak mag-i-enjoy. Thank you, and Jesus truly loves us all. Subscribe na po. Thank you.